Pagkain na pwede sa aso. Foods that can eat by dogs. Number 1, banana. Banana o saging. Ang saging ay great low calorie para sa ating alagang mga aso. They're high in potassium, magnesium, vitamins, biotin, fiber, and copper. At mababa ang cholesterol and sodium. Mataas ang fiber ng saging, which is great for digestion, and can remedy gastrointestinal problems. At meron itong magnesium, which promote bone growth and aids the body in absorption of protein and vitamins. Pero ang saging ay may mataas na sugar content. So, bananas should be given as a treat, not part of your dog's main diet. Overall, it is a good choice for an occasional treat. Number 2, pumpkin. Pwede sa aso ang pumpkin o kalabasa, pati ang buto nito. Ito ay may fiber na effective remedy para sa diarrhea and constipation, a traditional remedy for tapeworm. Ang kalabasa ay low in sodium at mataas ang antioxidant, beta-carotene, carotenoids, potassium, and vitamin C. At meron din itong calcium and B-complex vitamins. And it can be used as a fat substitute when making dog treats. Steam and mash fresh pumpkin. Pwede ihalo sa pagkain ng aso or use it as a topper or add it to baked treats. Number 3. Celery. Ang celery ay mababa ang fat and cholesterol and a good source of fiber, vitamin A, C, and K, folate, potassium, and manganese. Ang malutong na vegetable na ito ay nakakapag-freshen up ng dog's breath na gusto ng mga dog owners. Importante na hiwain ng maliliit ang celery bago ibigay sa ating alagang aso para maiwasan ang choking hazard sa maliliit na mga aso. Ang vitamin K sa celery plays a key role in proper blood clotting and keeping your dog's bones strong and healthy. Ang vitamin C ay maganda para sa kanilang immune system and can help their bodies adapt to stress and more efficient. Ang vitamin A naman ay maganda para sa dog's eyesight, skin, muscles, and nervous system. Ang celery ay may antioxidants, including vitamin E. Important role in minimizing inflammation at tumutulong sa ating mga alagang aso to fight off disease. Kapag ang ating mga alagang aso ay nag-consume ng antioxidant-rich diet, ay less prone sila sa oxidative stress and may be protected from chronic health conditions. Number 4, carrots. Hilaw o lutong carrots ay healthy para sa ating mga alagang aso. Importante na hiwain natin ang carrots into bite size bago ipakain sa ating mga alaga to prevent choking, especially sa maliliit na aso. Ang carrots ay great source ng fiber, antioxidant, and vitamin A. And it's essential for bone growth, reproduction, cellular differentiation, and a good immune response. Ang carrots din ay maganda for dog's eyes and his vision sharp. Kapag ang aso ay kumakain ng carrot, it's getting serious boost of beta-carotene, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, and vitamin A, B, C, D, E, and K. At loaded ng lycopene at lutein na essential phytonutrients that may help protect eyes from free radical damage and UVB radiation. Number 5, yogurt. Ang yogurt ay may mataas na calcium at protein.
It also can act as a probiotic, which can be good for digestive system. Kapag papakainin ng aso ng yogurt, it should be plain and free of any added sweeteners, but natural and artificial. Ang magandang kind ng yogurt ay plain or even non-fat plain. Just be sure na ang yogurt ay walang artificial preservatives or kahit anong sweeteners. There are yogurts your dog can enjoy and maybe even good for him. Kailangan lang muna na i-check ang ingredients. Ang ating mga alagang aso ay huwag pakainin ng yogurt na may xylitol. Ito ay common sweetener sa mga pagkain ng tao. Ang maliit na amount ng xylitol ay toxic sa mga aso and may lead to liver failure because it's accumulate in the liver tissue. Mas maganda na stay away from yogurt flavor with fruits or any type of mix-in dahil karamihan sa mga ito ay may added sugar in the form of syrups and may also use artificial sweeteners. Number 6. Apple. Apples or manzanas. Ito ay good source ng vitamin A and C. They are low in protein and fat, making them the perfect snack for dog. Kailangan lamang natanggalin ng buto dahil ito ay may cyanide na toxic sa mga aso. Pagmansanas din ay may mababang calories at karamihan sa mga aso ay gusto ang lasa nito as well as the crunch. Ang pagkain ng mansanas ay makakatulong din para malinis ng ngipin ng aso but shouldn't substitute for actual dental care. Kapag ipapakain ng mansanas sa ating mga alagang aso, it's best to cut it into slices or pieces para madaling manguyan ng ating mga alagang aso. Furthermore, eating too many apples can cause your dog to have a bellyache and diarrhea, so they're best eat in moderation. Number 7. Salmon. Ang salmon is a great source of omega-3 fatty acid, which support the immune system, decrease inflammation, at nakakaganda ng balahibo ng aso. It looks shiny and healthy. It also a good protein source. In fact, salmon ay common na ingredient sa mga high-quality dog foods, along with DHA omega-3 fatty acids. Salmon also contains vitamin A, B, and D, as well as healthy minerals like zinc, potassium, and magnesium. It helps regulate immune system, can reduce inflammation that can lead to condition like arthritis, and can help prevent certain skin allergies. Helps with inflammatory bowel disease, and can fight heart disease and lower blood pressure. Provide support for dogs with kidney disease and issues, and helps to slow cancer cell growth. Number 8. Broccoli. Ang broccoli ay may mataas na fiber at vitamin C. Ito ay safe na kainin ng ating mga alagang aso, hilaw man o luto, as long as no seasoning added. Sa small quantities, ang mga aso natin ay magkakaroon ng benefit from the nutrients in broccoli, kagaya ng vitamin K, calcium, at potassium. Vitamin K promotes strong bones and higher bone density, and in combination with broccoli's many nutrients, it can be a real boost for growing dogs. With broccoli, it's a good idea to follow the 10% rule. A dog can eat 10% of his calories from fruit, veggies, and treats. Start out slow with broccoli to make sure your dog digests it well. Kapag magpapakain ng broccoli sa aso, be sure to chop it into bite-sized pieces bago ibigay sa ating alagang aso. Test the pieces to make sure they're very soft and easy to chew. Also, serve it only as an occasional treat and in small quantities. Number 9. Boiled chicken.
Ito ay good source ng protein. Ang nilagang manok ay pwedeng substitute or added sa kanilang regular meal. Kapag magluluto ng chicken para sa ating mga alagang aso, make sure it reaches an internal temperature of 165 degree Fahrenheit para mamatay ang mga harmful bacteria. Iwasang lagyan ng oil o kaya butter ang manok habang niluluto, as this may cause gastrointestinal upset and in severe cases, pancreatitis. Some dogs may be more sensitive to fat in their diet, and generally, chicken breast meat without skin is recommended. Iwasang maglagay ng seasonings kagaya ng asin o sauces sa chicken. Number 10, scrambled egg. Ang itlog ay great source ng protein, fatty and amino acids, riboflavin and selenium. Sa ibang mga aso na prone sa digestive upset, ang itlog ay makakapagbigay ng little protein boost. Ang pagdagdag ng itlog sa dog food ng ating mga alaga ay healthy treat. Make sure na luto ang itlog, as raw egg whites can cause biotin deficiency. Ang small amount ng scrambled egg, plain and cooked without oil or butter, won't cause your dog any serious harm. Number 11, cucumber. Cucumber o pepino. Sliced or diced na pepino ay magandang treat para sa ating mga alagang aso. So, as is the general rule, your dog should only be given cucumber in moderation. Sa mainit na panahon, matutulungan ng ating mga alaga na maging hydrated dahil may mataas na water content ang pepino. Your dog may find the satisfying crunch and juicy texture of a perfectly ripe cucumber, just as thrilling as a biscuit or shopboat treat. So ang pepino ay maganda at healthy alternative for training treats too. Ang pressed na pepino ay 96% na water at good source ng vitamin C, vitamin K, potassium, at magnesium. All important components of a healthy canine diet. Number 12, peanut butter. Regular peanut butter ay safe na ibigay para sa ating mga alagang aso as a treat. The ingredients causing the problem is xylitol, a sugar substitute found in lower or sugar-free products. Kung ang peanut butter na ibibigay natin sa ating alagang aso ay walang xylitol, then may enjoy nila ito. In moderation, ang peanut butter ay source ng protein and healthy fats, vitamin B and E. Ang pinaka-healthy na peanut butter ay yung walang asin o kaya ay yung homemade peanut butter, as high sodium levels can be problematic for dogs. And as an added bonus, homemade peanut butters do not contain extra sugar and other additives. Number 13, green beans. Green beans na chop, steam, hilaw, o luto ay safe kainin ng ating mga alagang aso, as long as they are plain. Green beans themselves are not only safe for dogs. Veterinarians also recommend them as a healthy treat. Best of all, dogs seem to love them. Ang green beans ay may vitamin A, K, and C, plus fiber at folate. It also have crunchy texture and slightly sweet flavor that most dogs really enjoy. Whether your dogs need to lose some weight and you're looking for an alternative to refine, green beans are an excellent choice. Number 14, watermelon. Watermelon o pakwan. Ang pakwan ay rich in potassium and vitamin A, B6, and vitamin C. Pero bago natin bigyan ng pakwan ng ating mga alagang aso, make sure na tanggalin muna ang buto at ang balat. Ang pakwan ay maraming vitamins at nutrients that are beneficial for a dog's health. Ang pakwan ay 92% of water. So refreshing talaga, lalo na sa mainit na panahon. Although, ang pakwan ay may sugar, the fiber content in the fruit
insulates the sugar and prevents it from being released into the bloodstream too quickly. Ito ay source din ng lycopene. It's antioxidant that may help prevent cancer. Panghuli, sweet potato. Sweet potato o kamote. Ang kamote ay safe at healthy para sa ating mga alagang aso. It supports a healthy digestive system thanks to their high dietary fiber content. Kapag papakainin natin ng kamote ang ating alagang aso, make sure na ito ay luto at walang balat. Kasi may hirapang i-digest ng ating alagang aso ang balat ng kamote. At never napakainin sila ng hilaw na kamote dahil may hirapan silang nguyain ito. And they can upset your dog's stomach at mag-cause ng intestinal blockage.